ng team brand dito kapag umabot tayo sa late game na napakasakit. Pero again, Lancelot to, so may dodging capability ang Lancelot. Malalaman natin yan kung sino ba ang mas kakaibang draft dito. Gusto ko actually mag-game 3. So, ang boto ko ngayon ay SGD Omega. Ewan ko lang kung ano sa'yo. Ang masaya dito kapag nag-group up yung 2-2 sa mid, no? 1-2-2 ang setup ngayon, tapos naging 3-2. If they group up yung Haji si Hit, kasama si Granger, tapos Johead, no? And push one lane. Sure, punit talaga. Punitan no? Talaga. Unbox yung Torre nun, sigurado. Napakabilis ng damage, no? Napakalakas ng damage, napakabilis ng objective take. Speaking of objective take, tignan mo, Toshi, after getting the buff, the red buff, immediately going to the mid. So, magkikinay siya ng mid dito, makuha niya yung experience. Atap sila. So, medyo, ano sila, hataw sila sa, ano, sa XP. Oh, mukhang top yata yung, ano, yung main push na gagawin, no? Ayan na, bumupunta si Toshi sa taas. Mm-hmm. They will get the crab coin. Ay, kaya to eh. Pwede na eh, no? Kaya patayin yan eh. Oy, naku. Pina-flicker. Flicker out. May isa pang wave. Hindi pa kaya yata sa isang artillery minion lang. Pero una nang naka-group up dito sa may bandang baba, yung membro ng Bren. Dumating si Lasty sa top. Nauna ang Bren. Mauna yata ang Bren sa push. Ay, tignan kasi, natin. Ang mahirap dito, wala pang level 4 sa course ng SGD Omega. Kaya hindi talaga nila makuhang i-dive yung tower. Meanwhile, Cartesi kasi is level 4 dito. So, let's see kung pwede niya ma-outplay yung top lane. At mukhang mauuna nga ang Bren. No, hindi. Ala, kinumit ni Pew. Sinubok ni Pew. Tapusin yung torre na ejector lang. Si Kuko dun dali, tol. First blood sa side ng SGD Omega. Medyo nitty-gritty yung fight na nangyari on both ends ng ating mapa. Pero mukhang eto na to. Ay, hindi. Walang Granger dito sa may top. Ewan ko lang kung mapupush. Tingnan natin. Lasty. Yeah, lastly, here we go. Si Cartesi ngayon ang naglalaro sa SGD. I'm not really sure sino yung sina. Going back, nakakuha sila ng magandang kill dito. Pero hindi pa rin nila nababasag yung top. Yep. Anong lastly, nangyari dito, and pare? And of course, kahit yung ano PNK natin has been doing a good job. Ay, hindi pala. Lastly, and also Riva's been doing a good job in actually maintaining the top lane side. So, it's still gonna be it. Yung pinadepensa nila sa top. Yung Chichu, dog. Ngayon, andito na si Pew sa may pinakagitna. They're eyeing to actually go for that serpent rotation. So, ayun guys, no? Una, serpent map. Then, Torre naman din serpent rotation ulit. Pero, gano'n naman muna dito sa may pinakabap natin sa gitna. Hit na nag-iinit pa yung kanyang lumpa. Bula dito sa ating grak, mga kaibigan. With the power of nature now already expired. Naiwan dito si Coco. Kakamatay lamang ngayon, paring Coco. Habang nag-aabak sa may brush doon si paring Rebo with Carl Z. Orange bomb activated. Ultimate mula kay Rebo. Gets the knockdown burst down sa mga membro ng SGD Omega dito. On to hit again. Power of nature, pero that should be it. Sinigawan ng tanod, kanya-kanyang uwi ngayon ng mga bata. Na-curfew na sila. Shin, debated.com, that trend, the space, para sila pa yung mag-invade sa serpent. Yep, and that is very interesting talaga yung impact ng isang PNK. Kasi tola na eh, kahit dalawang hero sila dun sa taas, parang counted pa rin si PNK as dalawang hero eh. So that makes 3 hero sa may bandang baba. Sa Chichu. Because may doggy pa eh. May Chichu dog pa eh, di ba? Yun nga eh. So medyo mas nakapag-push kagad dito ang Bren to the point na sila pa yung nagdikta. It's the same story as game number. Although, yep, may konting lamang dito yung Bren Esports. Isang magandang ray of hope dito sa SGD Omega. Kung sa agaran ng late game, mas malaki yung pwede nilang iba tong damage just because of these 2 marksman. Pero ang problema kung ma-overwhelm sila ng sobra-sobra. Carl Z here, buti na lang wala pa siyang kill count pero may assist na siya. 0-0-2 on that Lancelot. Yeah, medyo okay pa rin siya dyan. Medyo wala, as long na wala kang death, okay ka mag-farm and okay ka kumuha ng mga pwedeng last hits dito. Plus, meron kang retribution sa kamay mo. Mind you, walang retribution ang side ng SGD Omega, pero they can pull off last hits. Pero iba pa rin talaga, nagkakuha na bigla ang retry. Pero meanwhile, nagkaroon ng exchange of deaths. Yep, in the mid lane. Yeah, in the mid lane and in the top lane. Pero ang mukhang kukuha ng objective dito is Bren ulit sa top. Yep, actually, yep, basag na yung top. Kasi parang kahit ano eh, matapos yung bakbakan, basta online pa rin yung PNK natin, pwedeng-pwede pa rin siyang makakuha ng objectives nga dyan, no? So, ayun, ang taas ng pressure na ina-establish dito ng Bren Esports despite SGD Omega having the 2 marksman, no? Cyclone Eye, but we'll just disengage. Meanwhile, tama ka, Shinbu, nag-a-agree ako. Masyadong ano to, masyado silang, ayun o, nakaharang yung Chichu, dog. Yep.
Alam mo, nakakatuwa talaga manood ng pro play, no? Ng high level of play. Kasi kita mo talaga na bago lumaban, may sure na re-responde. No? Sa mga normal queues sa mga pubs, eh, talagang wala, ano, eh. Wala eh. Makikimakbakang ka, umi-split ko no yung ano mo, teammates mo. Wala eh. Dito, ano talaga, every move counts eh. Oo, parang dito talagang may re-responde sa'yo eh. Kasi tol eh, part ng combo yung ano, initiate retreat. Ini-spam yung initiate yun. Retreat aga pwede. Ganda na flicker in na ginawa ni Kenji Noot na wala yung ating Lancelot, mga kaibigan. And that is the first kill given towards the main funnel dito ng mga taga Bren Esports. Sumasagot na ang SGD. Coco dito na humahapdi muna sa damage niya, GC. Pero look at Lusty here. Oh, na body block ni Heat. Sabi ni Heat, kala nyo kayo lang may pang body block ha? Ako ang Chicho Dog ng aking team. And man, I think Carl TZ underestimate niya dito yung damage sa kanyang endless battle. If I'm not mistaken, yun yung kanyang bubuoyin. And meron siyang shield. So ayan, pwede na siya mag-asim dito kahit papano. Bren, man, taking another turtle in this game. And look at the top lane. Mag-isa si Coco doon. Mag-isa siya. So, ibig sabihin, ika-clash ng Bren. Eto na, papasok na yung coach. I-clash nyo. Mag-split push ako. Ayun na yung nangyayari. Coco. That is very awkward. That is very awkward. Kasi ganda ng setup ni Lusty. Pero hindi nag-commit si Carl Z na maglapag ng Thorn Rose doon. Sa 3-man ultimate ni Lusty. And although there is pressure established by Bren Esports, it could have translated to a very massive teamfight win. Pero okay lang naman, nakuha ng Bren Esports pa rin yung bottom lane inner turret. I think dito lang nakita na medyo disciplined na ang Bren. Pero speaking of discipline, hindi lang. Pa pala. Nabate. Yun na. Nabate si Few. Hinarang niya sana yung Chicho Dog niya, pero siya ang naharangan. So yeah, pare, sayang yung setup. Pero I think setup ulit. Yep. Pwede namang ulitin pala. Pwede namang ulitin. Duwera dito sa may pinakagitna natin, mga kaibigan. Alam na yung Johid doon. Thorn Rose naman ang ginawa ngayon. Dito ni Carl Z. Ladies and gentlemen, there is still another remaining artillery minion in the mid lane inner. Goes in, rapture, triple kill, unlock for this Lancelot na, Kuya Shin ha, Lancelot lakad pala. Swag. Tapos yun, rakad ka agad. Mula kay Haji, it doesn't matter. Triple kill is triple kill. And Bren Esports, once again, can be said has taken a full control of this game. On this game number 2 in their series. Laking tulong ng Purple Shield dito para magawa. Na-prioritize nila dito na huwag mamatay. So this is good for Bren Esports. At ayun, si Heat. Mahuli pa ata. Umi-spam recall na lang si Coco dito. Eh, diba? Aba, yun lang! Aba, sir! Speaking of ingat, nabati round 2 ang Bren Esports dito. Habay, inaamol palapit si Few. Last insanity na ginawa ni Kenji din para makataya at masunog ang mga membro dito ng Bren. Let's see here kasi may Lord na kasali lang rin. At yun ay papasimula ng mga membro ng SGD Omega. Pero pwesto pa rin, syempre sila Kuko. Andun din sila Lusty and Rebo. Paano to, parang Manjin? Ay, nako po. Ayun na, nakapag... Rivera pa rin. That's gonna be the mega kill to be secured here by the Esmeralda. Ladies and gentlemen, Lusty again pushing forward. Went for the flicker in. Pero Hit, ang makakakuha ng diin is gonna be the slay towards the ground. Habol ulit dito as a double kill already secured by Rebo. Nang gigigil ang ating doktor habang may nahabol din tong gamol. That is Toshi, si ladies and gentlemen. Nako po. Toshi man. Rhapsody in under the turret. That's it. Na corner ng matindi. Doon ang Granger natin na naligaw. And Bren Rebo is the main headline at naging mamaw dito sa laro natin as that Esmeralda. Mamaw niya lang. Akala natin nag-asim na yung Bren doon, Kuya Shinbu. Okay. Ready na sana tayong sabihin na patipi-tipi ka pa sa face, Kuya Coco. Pero sabi ni Kuya Coco, all part of the plan. All part calculated of the plan. Calculated naman pala. Baka calculated din yung pagkamatay ni Carl Z. Calculated. Wala pa si Carl Z nun ha? Si Carl TZ din ngayon. Commendations ha, sa mga nakap din ni Carl Z dito ha. Ang init ng Johid ni Carl Z. Real talk lang. Pero talagang ano eh, nakukuha ng Bren kung ano yung plano nilang gustong gawin. Get the Lord here na hindi napigilan ng pader. Naku mga kaibigan, there's another bomb onto the inhibitor turret here for the bottom lane ng mga membro ngayon ng SGD. Buti na lang, walang minions. Masyadong maliit ang pader at ayun nga, that is a clear sign that the spam capability of SGD Omega ay sobrang ganda with this Kemi. Pero mukhang, sabi ng Bren, hindi, pressure pa rin. Kayang-kaya natin to. Nag-iingat na sila sa pagpasok nila. Mataas ang spam ng SGD ha, pare ha. May flames ka and may Kemi ka. So, may Granger ka din.
Oo, malambot. Malambot si Carl TZ dito, pero hindi natin alam kung calculated. Let's see. Koko, nasusunog. Mabilis ang kanilang wave clear. Yun ang maganda, tol. Not to mention, may power of nature din. Pinataasan yung damage dyan. So, talagang wave clear is real mula dito sa side ng SGD. Pero kung kunat naman, medyo na ko'y question yung bato dyan na naika-crackdown dito ni paring Carl Z. Now, their focus on the fiend Thorn Rose will secure that orange buff. Kailangan nila mag-ingat dito, pare. Nakita mo yung damage output ni Kimi kay Coco kanina. This is a tank, pero nangangalahati siya sa isang racket ng Kimi dito. The procs on the glowing wand is just too much, plus you have crit. So no matter how tanky you are, pwede ka mamatay dito. And SGD Omega, kailangan nila lang ni patient. Kailangan lang nilang hintayin, magkamali. Hintayin, magmaasim yung Bren. Kasi mukhang ginagawa ng Bren. Ribo, hindi niya rin pwede pang initiate yung ulti niya. Kasi, again, pwede siya ma-outplay. May ejector para ihagis siya. Hindi siya makaka-steal ng shields. Tapos may wild charge engage. So now, in terms of scaling, let's see, ladies and gentlemen, dahil papasok dito si Coco, pero pinag-uulan-ulan ng mga bala. Hindi siya makalapit. Yep. Falling star mo para kay Ribo dito. Ayun na yung wall. Yeah, nag-miss din yung ultimate ni Ribo doon. And lastly, pinipigilan din yung pagpasok niya. He pre-casted that jump, pero would not commit on that one. Clearly, a big signal of Bren, no? Being calculating sa kanilang engage. Eto na naman tayo. Is this long minute? Biktima na naman ba tayo? Kuya Shinbu, na matagal na laro. Ayun na nga yung racket. Plus yung dead zone ata, pero buhay pa rin. Si paring Coco dito. May counterplay. Coco, makakuha siya ng shield, pero matake lang si Ribo sa Lord. Babalik siya sa Lord. Pero ayun yung Chicho Dog. Pinag-ngat-ngat-ngat-ngat. Sina Kuya Kenji. It's still Bren taking advantage of this Lord, Kuya Shin. Yung among inutuka at sinabi sa yung DN nangangagat. Nangangagat pala. Hindi nangangagat, try mo. Hindi nangangagat yan. Hindi nangangagat. Hindi nangangagat. Pag-uwi mo, pasigit. Bumubula na yung bibig sa'yo, no? Pero sasabihin sa'yo, di pa rin nangangagat. Hindi nangangagat. Tumatahol na, eh, no? Diretso ka lang, hindi nangangagat. Ganun, mga kaibigan, 9-11 for our running game. 13,000 na nag-uulay dito ng mga taga-Bren Esports. Pero, we are dragging steadily into a timer wherein the gold lead may not be so impacting. Actually, para sa akin, mas may impact na ang minion control. At syempre, with the minion control comes the lord control as well. Kasi without any of this, I don't think Bren Esports can close out this game. Mahirapan sila. Ang kailangan nila makuha dito is si Hajizi and si Toshi. Without Hajizi and Toshi, there's no damage anymore for SGD Omega. And it's gonna be hard. Kasi sobrang layo ng range dito ng Kimi and ng Granger, hindi kayang abutin ang puncture ni Carl TZ. Even Ribo with the ultimate, hindi niya abot yan. Yep. Second skill lang yung Kimi, second skill lang si Toshi, okay na sila, they're good. They have purifies. Yun na si Lasty! There you go. Question. Isa lang na ultimate ni Lasty dito, medyo awkward initiate, pero that is the Raging Lord. First turret push here onto the inhibitor bot. Tapos may buhay pang konting natira doon sa Lord. Habang power of nature naman na pinasagot ni hit dito para sa may pinakagitna para makuha ng clear doon at hindi makakuha ng inhibitor second ngayon. Mga member ng Bren Esports, still no casualty for a running game. Tumalot si Ribo dito para makakuha ng zone out, pero walang minion wave sa may gitna para makabawi. Tulak din ginawa dito ng Bren Esports. So, yup, SGD lost that bottom lane inhibitor turret, pero yung defensa nila kapit pa rin. Todo di it. Habang nandun si hit patay. And that's it, ladies and gentlemen, that's the first casualty of the great defense being done by SGD. Sabi ng Bren Esports dito, kung patient kayo, patient din kami dahil hindi naman kami basta-basta pumasok. Lasty just baiting out the Tyrant's Revenge, the stretching para lang ma-pressure ang SGD Omega dito. Tore ang kalaban. Tore ang kalaban. Hindi natin kailangan makipagpatayan dahil ito na ata ang huling laban na makikita natin. Toshi, ayun, tinusok siya, mga kaibigan. Pero si Carl C, ha, na corner dito. Walang minions na naman, mga kaibigan. At may tulak pa rin ginagawa dyang depensa si Ajizi. But this is the minions that we are calling for. Godlike, ladies and gentlemen, BNK. Pawalag siyo pa yung humahabol. Hindi ayun, na makakagat. At dito na, galit na at buhay na buhay ang lumpia. Di paring hit here. Power of nature again activated towards the wild charge. Medyo payat yung damage na nagagaling mula kay Ajizi. Pero grabe yung pressure mula sa Brentol. It's a matter of time. It's a matter of time before this gets pushed out because SG, this base main inhibitors of crumbles against Bren, and Pew doesn't want to waste any time. They want to win this upper bracket match and earn the seeds towards the finals, and that is for 2-0 Bren Esports. Be game to be great with Smart Giga Games.